Opa, so habang wala pa atang nanonood, ay nako, so nandito tayo, nagkakanak tayo ng 8 hours. Nawawala tayo, nawawala yung wifi. So guys, good afternoon uli. Okay, nandito na naman tayo. Ngayon yung truly yours. Safety Jeff na nagla-live. As of now, kung yung ibang mga safety officer natin dyan, ha? Guide natin ngayon. Medyo may free time tayo ngayon eh. No? Pero yung iba, baka may mga comment or suggestion dyan habang nandito tayo. Pag-usapan natin. Okay, yung any question natin diyan regarding sa safety culture natin o safety activities o iba pa o blah blah blah. Okay? So, nandito tayo para i-guide lang yung mga ano natin, yung mga safety officer natin diyan, no? Na nandiyan sa Pilipinas regarding sa sa mga activities nila na makakatulong tayo. Hindi na natin. Okay? Kaya please, don't hesitate na magtanong, okay? Kung meron. So, ang ano natin, siguro mag-open na lang tayo. Sa ano ba magandang ano natin, pag-usapan ngayon, it's the, ano ba? Sige, hanap tayo ng isa sa mga basic lang, no? Basic na ano natin, okay? Ayun, no? So, hanap tayo, module, gosh. So, ano ba magandang ano natin? Module natin na pag-usapan niya. Sir, ayan, si sir natin. No, si Pogi, okay? And then si ma'am, okay? Guys, siguro ang maganda pag-usapan natin ngayon, it's yung accident incident investigation. No, nangyayari. Kasi, sabi nga natin, marami pa rin yung mga safety officer natin dyan na nung hindi marunong, no? Or sabi natin, hindi pa ganun kaano magana ng accident investigation. Even ako, hindi ko naman sinasabi 100% marunong na ako. So, kailangan, that's why, dinidevelop ko pa yung sarili ko sa accident incident investigation. Okay? Gano'n ba ka-importante ang accident incident investigation natin sa workplace natin? No? Lagi natin nga sinasabi, kung ikaw ayaw mong gumawa ng accident incident investigation na encounters mo sa sarili mo, maging vigilance ka. Okay? Ano yung maging vigilance? Gumawa ka ng mga accident, mga inspection, taasan mo yung inspection report mo, yung qualification mo sa inspection mo, yung mga higpita mo yung safe system o port mo, katulad ng mga permit system mo, orientation, training, toolbox, kasama yan eh. Kasi sa accident incident investigation, yan yung tinatawag nating reactive scenario sa workplace natin eh. Gumbago, para hindi maging reactive sa scenario, maging proactive ka. Okay? Yung proactive scenario kasi yan yung paggagawa mo ng mga permit system mo, orientation, di ba? In that way, kapag medyo nai-implement mo sa workplace mo yan, maiwasan mo, mga yung mga accident na pwede mangyari, resulting for example natin ng safe app, it's maiiwasan natin, di ba? Sabi nga natin, sa workplace natin, ang madali eh, ang construction pa naman, in a few minutes, sabi nga namin, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, iba na agad yung activities, nandun na agad yung malaking hazard na, no? Kaya nga tayo nasa mataas na risk, okay, in our workplace. Tanggapin natin yan, no? Nasa construction natin, it's malaki yung risk factor na kinakaharapan ng safety officer at ng management sa isang construction site. So, ang sabi nga natin, para maging maging mabihasa ang safety officer, pa-identify mo sa management mo, ano ba yung role mo being safety officer?
Paramdam mo, sabihin mo sa kanila, ang pagiging safety officer mo, sir, nandito ako, sir, ma'am, nandito po ako, ito yung activities ko, ito yung scenario ng work ano natin. Diba? In that way, nasasabi mo yung mga dapat mo sabihin at nararamdaman ng management yung mga kailangan mo. Alam natin na maraming safety officer dyan ang nahihirapan pa in the policy and procedure. Bakit? Tandaan mo ha, being safety officer, unang-una, sabihin na natin, sige, sundan mo na natin. Okay? Kung ikaw ang safety officer, baguhan ka pa lang, no? Baguhan ka pa lang. Unang-una, sabi nga natin, ano ba una kong gagawin, sir, pagdating ko sa site? No? Basahin mo yung polisiya, policy and procedure nyo, methodology, no, ng isang kumpanya nyo. Bakit? Sabi nga natin, iba't ibang site, iba't ibang company, iba't iba ang activities. That's why, sabi nga natin, here in our local, I talk by our local, ha? Yung sa local natin, may mga subcontractor tayo sa rebar, sa formworks, di ba? Sa masonry, architectural man yan, di ba? Electrical man yan, MEPS, no? Yung mga sinasabi natin, o design ano naman yan sa mga cabinet natin, no? Iba-iba. So, ang inaano natin, being safety officer, you need to conduct health and safety committee. Isa pa yan sa proactive natin. No, na kapag nagkakanda ka ng health and safety committee, pag-usapan nyo yung mga prevention effort nyo sa workplace nyo. No, pag-usapan nyo yung mga kailangan nating prevention para maiwasan natin yung aksidente, implementation natin sa workplace natin na naiintindihan agad nila. In that way, may explain mo agad sa kanila kung bakit natin ginagawa to. It's hindi naman para magpasikat eh. Ginagawa natin to dahil ito yung trabaho natin. Okay? Isa, no, guys, yung mga iba pa na safety officer na natatakot sila na lumipat sa ibang company, yun yung isa nararamdaman namin, ano? Wala naman kami problema eh. Okay? In our group, kung ikaw, being safety officer, lilipat ka sa kumpanya, hahanap ka ng bala. Ano yung bala mo paglipat mo sa kumpanya? Sa kumpanya. Ibig sabihin, yung mga proper training mo, additional knowledge mo about sa safety. Ako, pag ako nag-i-interview ng isang safety officer na may experience na 1 year, 2 years yan, dapat alam niya na yung mga hazard identify. Ano pagkakaiba ng hazard sa risk, ano ba yung mga causes ng accident, yan. Okay? And also, sa mga safety officer natin yan, ako proud ako sa mga safety officer natin dito na nagmamarket din. No? Magmamarket sa group ng iba or sa sarili nila to additional. No? Wala namang problema sa amin yun. Eh. No? Kung magmamarket ka ng training, walang problema yun. It's good. For me, it's okay po yun. Pero sabi nga natin, itong grupo kasi na to na safety officer helping hand, even ako, nagbubuo ako ng mga training natin or et cetera natin na schedule. Okay, pero hindi ko pinopromote dito kasi ang unang-una, kaya ako binuuto guys ha, ang safety officer helping hand para magtulungan, no? Magtulungan tayo yung mga safety officer natin diyan sa iba na tulungan natin, no? Alam naman natin yung sa culture natin dito sa workplace natin, bibihira yung tumutulong eh. O meron man tumulong, it's umahanap agad ng malaking kapalit. Which is hindi naman natin ano. Ang gusto ko ako, kasi gusto ko pag tumulong ako, ang unang-una nakikita kong kapalit, nakikita ko tinutulungan niya rin yung sarili niya. No, being safety officer kasi gusto ko magtulungan tayo. Alam bakit? Hindi ko naman to ginagawa para sa sarili ko lang. Ginagawa ko to para yung mabihasa, maiba yung culture natin dito sa environment natin in our local. No? Kasi tanggapin natin na marami na tayong problema dito sa workplace natin, lalo sa construction site. Okay? So, sa accident, dapat alam natin, yung sa scenario natin. Guys, tayo ang Pilipinas ay fifth leading causes. Mula noong 2015, scenario natin, sa local natin, guys, ang Pilipinas ay fifth leading causes ng accident. No, iba pa. Baga na ito na 'yung napag-aralan eh. Baga no. Dapat alam natin, no, being safety officer, paano natin mai-implement ito, okay? Sample ko na lang. Sir Richard Villapuerte, sample natin si Sir Richard. Pumasok si Sir Richard sa company A. Pagpasok nila Sir Richard ngayong 2019, kailangan i-background check niya. I-background check niya 'yung 2018, 2017, 2016. Ano ba 'yung mga incident cases na dating nangyari do sa namin, sa workplace namin. Okay, in that way, no? Yan. Sir,
Wait lang ha, may sasagutin na lang akong call. Si Sir Gibo tumatawag. Wait lang sir, mga sir ha. Naputol, no? Ayan. Sir, ayan, Joel Abuan, sir. So, salamat sir, sa sharing. Yes, no? No problem, sir. Yan po yung ano natin. Tulong-tulong tayo dito. Sabi mo nga, ito yung mga view natin. Kasi, para matuto na naman natin yung mga dapat nating maanoan natin sa trabaho natin being safety officer. Okay, so balik tayo. Kung ikaw papasok ka being safety officer, yon yung katulad na sinabi natin, kailangan i-background check mo yung mga accident, incident, leading causes nyo sa mga sa workplace nyo. Kung ilan ba, ano ba yung mga nagiging causes, para yun yung medyo kusa mo. Okay, yung baga, sabi nga natin, ang isang aksidente kasi nangyari sa workplace natin, pwede pa maulit yun eh. Yun din yung magiging scenario. Okay? Tapos, ano ba yung daily aspect ng sa activities nyo? Sample ko na lang kasi, madalas ang isang activities na babago yan, di ba? Nababago, nag-change order, may panibagong kontrata. So kapag may panibagong kontrata ka, panibagong equipment involvement nyo, panibagong tao na naman. So yun yung mga ano mo, panibagong materialis na naman. Okay, saan yung workplace na sambay yung kontrata nyo? Sa tabi ba to ng ilog? Sa Bat City ba to? Yan yung mga kailangan nating being safety officer, kailangan ma-involve mo yung mga ganyan. Okay? In that way, yung accident, incident cases mo, it's yung contributing factor mo, mas papasa mo. Di ba? Ibig sabihin, mas lalakihan mo yung mga ano mo, yung sample na lang, yung mga dapat mataasa mo yung inspection mo, damihan mo yung inspection mo, taasa mo yung higpita mo yung permit system mo, i-implement mo yung orientation mo sa workplace mo. Okay? In that way, sabi nga, mas magiging vigilance ka. Bakit mo kailangan bang bakit kailangan mong i-background check yung ano mo, yung accident incident sa ka-site mo? Siyempre, para ma-analyze mo doon sa accident incident, ano ba yung nagiging leading causes nyo? Meron ba tong unsafe act o unsafe condition sa workplace mo? So, i-discuss mo sa management mo. Sir, doon sa management mo, i-discuss mo na, sir, kaya pala tayo nagkaka-aksidente, meron tayong mga lock-off ganito. Kulang tayo sa PPE, kulang tayo sa implementation ng ganito, kulang tayo sa inspection, kulang tayo sa ganito. Ibig sabihin, kapag ginawa natin to, hindi para sa akin eh, para sa management natin na huwag tayong gumastos ng malang katuturang bagay. In that way, yung accident causes natin, yung sa contributing factors mo, mai-eliminate mo. Di ba? Okay? Tapos, ma-analyze nila ano ba yung mga dapat nilang gawin. Baga, ma-analyze na, tama, di ba? Sabi mo, sir, yung investigation natin, yung inspection natin, taasa natin with the part of supervisor natin, with the part of management natin, katulad ng mga foreman, katulad ng mga ano natin, no? Yan, okay, masyado. Pasensya na kayo, ha? Hindi maganda yung medyo puyat. Okay, sa trabaho, ano, aga natin umalis kasi, okay? And then also, kaya medyo hawak ako sa ulo. Pero ito yung ano ko eh, ito yung puso ko eh. Magbigay talaga sa totoo lang kahit kung ano-ano na lang sinasabi ko dito sa site, sa ano natin, sa group natin. It's okay lang. Basta mabigay ko lang yung ano ko, yung idea ko. No? Kaya nga sabi ko sa mga iba, mag-live din kayo dito. Wala namang maaawat sa inyo. Kung alam nyo yung ano, makakatulong sa mga kasama natin. Okay? So, yan. As a matter of safety and health policy, ito binabasa ko, all accident must be reported and investigation as soon as possible. Sabi nga, di ba? May nagpiano kasi sa akin, sa accident daw, as a matter of safety and health policy, di ba? Lahat ng aksidente. Pag sinabi mong aksidente, yan. Guys, ha? Maraming klase ng aksidente. May lost time accident, may AFR tayo, may double work accident incident report tayo na sinasabi na, di ba? Marami tayo, meron tayong tinatawag na work-related accident, non-work-related accident, may mga ganyan tayong accident sa workplace natin. Dapat alam natin, okay? Dapat alam natin bakit, ano ba yung high post na niya o high potential niya. Yung high po yan, pag narinig yung high po, hindi po yung hippopotamus, ha? It's a high po, it's high potential. Bakit? Hindi kasi lahat ng accident, it's ano, hindi mo papansinin. Ano ba yung high potential niya, high po niya? Sample ko na lang, yung isang ngayong tao, it's nagkaroon ng first aid cases. Ano yung high potential accident na
yung pwedeng ano, pwede maging ano sa kanya, maging leading causes sa susunod na araw. Okay? So, yan yung ano natin. Dapat na ano natin, maintindihan natin being 70 city officer. At dapat ma-involve natin yung ano, yung mga tao natin. Sabi nga natin, sa city, everyone in the workplace are responsible, no? Responsibility nila, hindi lang si city, no? Hindi lang po ikaw being safety officer ang responsibility sa city. Being ano, sa kanila paliwanag mo, kahit yung worker yung manggagawa natin, responsible niya na ano, na-checkin niya yung equipment niya na bago niya gamitin. No, kung magkaano siya, utusan siya, being ano, skilled, alam ng foreman, lead man, yung responsibility niya, being supervisor. Diba, sabi nga natin, yung mga supervisor natin, lead man, foreman, engineer natin, halos sila yung dapat nakakakita, no, ng mga, ano, side-identified na pwede maging risk sa mga tao natin. In that way, ma-corrective action agad nila yung ganong scenario. So, para hindi na tayo gumagawa ng accident-incident. Bakit? In accident-incident cases kasi, di ba, ano yung first step na gagawin mo, di ba? Sabi mo, ayokong gumawa ng accident-incident report kaya ginagawa natin to, sir. Mahirap kasing ano, gumawa ng accident-incident report, yung proper coordination natin sa workplace natin, ay sa worker natin, is mahirap. Sabi, nakakaawa rin, kapag nakikita mo yung mga tao na na-accidente, it's, nandun yung awa factor mo pa rin. Okay? Sabi nga natin sa investigation, dapat alam mo saan ka mag-i-start, ano yung assessment na gagawin mo sa accident investigation mo, paano mo i-review yung subject mo, no? Ano ba yung subject mo? Accident, incident, napako ba yan? Sino yung mga responder team mo? Okay? In that activities, ano ba yung gagawin yan? Sino ba yung una nag-rescue, di ba? Kaya nga kayo may ERP, hindi naman lahat na na-accident din. Pako, paglalakarin mo pa yan, baka mamaya hindi na makalakad o napilayan. It's ayan. So, in that way, yung activities mo doon sa investigation mo, may ano ka, kaya nga, sabi nga natin, in our emergency ERP o ERT team, emergency response plan, emergency response team, dapat alam nila yung responsibility nila ng bawat isa, di ba? Para yun doon sa accident-incident investigation mo, mapunan na lahat, no, ng mga pagkukulang, okay, yung mga ano natin. Katulad ng positive view mo, di ba? Ano ba nangyari? Sabi nga natin, isa rin ha, kaya tayo nag-accident-incident investigation, una-una para maano, maiwasan natin yung maulit-ulit, yung scenario ng accident o yung sinasabi nating reoccurrence doon sa, ano, sa scenario, okay? So, sabi nga natin, dapat alam din natin sa accident investigation yung methodological effort mo. Okay? Ano ba yung methodological effort mo? Bakit ka gumagawa nito? Ano ba yung, paano ka mamagiin ka? Paano mo gagawin to? How and why? Diba? What, where, when? Yung sinasabi natin. Pero, paano mo ito titirahin na mas mabilis? Okay? Kanino mo ito i-report? Yan. Yan ang pinakaano sa accident-incident report. At saka sa pinalan, dapat alam natin ano ba yung makukuha, no? Nakukuha ng tao doon sa mga accident-incident ano niya. Okay, sabihin mo sa tao, kapag na-accidente ka, ito yung pwede mo makita, makuha. Magkaroon ka ng injury, magkaroon ka ng disease, dangerous occurrence, etc. O fatal man, di ba, na pwede ka ano, mag, yan. Tapos, ipasabi mo rin doon sa accident mo, doon sa pag natapos ka ng accident investigation mo, itoolbox mo, no? Pag-usapan mo kung ano sabihin na natin sa mga tao mo, o ito ba, near-miss ba to, ito, ganito, di ba? In that way, malalaman nila na ano natin, okay? Pag ba may nag-away na worker sa oras ng trabaho at nagkaroon ng minor fatal responsibility ba na safety at dapat pa ba gawa ng report? Yes, sir! Sir, correct lang natin, ha? Kapag may nag-away sa loob ng construction site o yung mga workers natin, okay, kailangan natin gawa ng report. Pero hindi natin responsibility being safety, sir, no? Na ano yung kung tatanggalin ba sila. 'Di ba sabi nga natin, Sir Brian, na ang trabaho ni safety is gumawa lang ng ano, reporting. Okay? Ang trabaho natin is recommendation. Unang-una, magre-recommend ka. Gawa ng report. Yes, gagawa mo ng report, sir. Excuse. Kasi kailangan mo maimbisigan ano ba yung root cause ng pag-aaway na yun, eh. Okay? In that way, ibibigay mo siya. Ang ngayon, ang gagawin mo, pag nagkakanda ka ng investigation, tawagin mo yung mga supervisor nila, sir. Tawagin mo yung mga supervisor ng mga tao. Diba? In that part,
kasi trabaho din ng mga supervisor, kumuha ng accident incident report, hindi lang trabaho mo. Being safety officer, sir. Being safety officer, ikaw lang yung ano, magpa-final report. Dapat kunanod, sino ba yung testigo, no, utusan mo yung mga ano na, sir, yung being supervisor, formal lead man, no, yung mga sila, engineer, na ano ba yung nangyari, di ba? At ang gagawin mo, being safety officer, ipa-final lang po natin. Okay, baka mamaya kasi tungkol sa trabaho yung pinag-awayan nila, okay, involve mo si supervisor, ganun po, okay, yan ang ano natin. Pero tayo, kumbaga, sasabihin mong minor fatal, okay, lalo-lalo na nagkaroon ng minor fatal. Ano ba minor fatal, sir, sa Apple? Pag sinabi mo kasing fatal accident, medyo ano na yan, sa Apple natin, buhay nga yung tao, it's buhay nga yung tao, it's hindi na mapapanginahan, hindi na makakalakad, yan yung mga fatal natin eh. Okay, dalawa kasi yan eh. Meron tayong permanent fatal accident, di ba? Yung temporary ano natin na kunyari napako, di ba? Hindi naman nila mapapakinabangan yung paa nila that time, hindi nila malalakad ngayon. So yun yung sinasabi natin. No, na ano? Ano bang klaseng fatal yan, sir? Kunyari sinuntok ba, bukwa na magaba yung mukha, yan yung inaan natin. Okay, saan tayo po dapat ano natin? Pasok natin sa ano mo ko, sir, ng ano, ng isang sample na ng fatal, kung ano nangyari para malaman natin. Bakit? Kasi in that way, saan tayo papasok sa fatal? Ay, yan. Uy, idol. Ayan, nandito pala si Sir Lodi Romel Magdaong. Sir, Lodi, musta, sir? Okay. So, Sir Brian, saan tayo papasok dun sa ano? Fatal, no? Anong klaseng fatal ba yung nangyari, sir? Okay, kasi sir, yung sa accident-incident cases natin, meron tayong tinatawag na minor, meron tayong tinatawag na temporary disability. Ano yung sample ng temporary disability? Yan yung napako. Okay, nasugatan, nasa paa, na hindi mo magagamit, nasugatan sa kamay, na hindi mo magagamit. Meron tayong permanent na partial disability. Bakit? Yung sample ng, isang sample, ano ba, yung parang naging bulalo yung paa mo, nasugatan ka, lumabas yung buto, pero di ba gagaling din naman yon. Okay, yan yung permanent partial disability. Okay, ano yun natin? Permanent total disability. Ano yung permanent total disability? Yan yung ano, buhay ka nga, lumpo ka naman. At syempre, meron din tayong death. Diba? Yan yung mga natin sa accident natin. Okay? So, ayan. Sige, pahinga muna kayo, ha? Pasensya na kayo. Daldal ako ng daldal dito. Nagla-live kasi ako, sir. Ay, joke lang. So, ayan. Sir, Brian, ano ba dun? Ano natin? Yung pasok mo sa fatal. Paano ba natin nasabi yung fatal, sir? Okay? Alex, Pagoyan, so, yan. So, yan ha, guys. Sa accident-incident investigation kasi, guys. Napaka-importante kasi ng accident-incident investigation natin sa workplace natin. Sa totoo. Excuse. No? Bakit? Dapat alam natin eh, alam natin kung paano natin ito i-deliver sa being safety officer sa workplace natin. Kasi sa workplace natin, pag sinabi mong safety ka, ikaw yung gagawa ng accident, hindi eh. Dapat alam nung ano, nung mga tao, nung mga ano mo na responsibility rin ni supervisor, ni foreman o ni leadman, nagkumuha sila ng accident-incident doon sa workplace nila. Para doon sa scenario, ano nangyari. Para, kasi alam nila, dapat nga, pag gumagawa ka ng accident-incident report, alam nila yung responsibility nila. Bakit? Madalas kasi sa accident-incident report, kapag yung reoccurrence, para ma-remove mo ang reoccurrence, tataas mo yung responsibility ni foreman, ni leadman, si supervisor, ni engineer, para ano, para hindi na yung reoccurrence, ano, magiging vigilant na sila. Okay? Implement nila yung ganito, no? Magiging yung work tandem system, etc. Okay? So, ano pa? No? Sir, may mga accident-incident cases tayo, sir, ha? Marami tayong klase, anong gusto natin, anong paano naging sa fatal, eh. Meron pa tayong mga accident na near-miss cases, di ba? Yan yung muntikan, meron tayong accident-incident na nagsimula sa dangerous occurrence.
Okay, ano pa ba? Okay, so pag nagkakanda ka ng accident incident investigation, it's, kailangan, tawag dito yung mag-establish ka ng PACS eh. All PACS, hindi naman, yung establish ka, tama, mag-establish ka ng all PACS na idea, no? Tapos yung mga conclusion mo dyan sa workplace mo, yung recommendation mo, dapat tama, no? Yung recommendation mo, dapat tama sa, ano mo, sa... ano natin, okay, sa incident accident investigation mo para ma-prevent mo yung occurrence. Siyempre, unang-una, complying ka rin sa regulatory requirements natin. Ano ba yan? Yung sa DOLE. Diba? Within 24 hours, dapat, ano yan, permanent total disability, it's a re-report mo yan, or death, within 24 hours. At saka, siyempre, maintain natin yung awareness ng mga manggagawa natin. Okay? Sabi. Sir Romel, musta, sir? To, Sir Romel, medyo pagod, no? Medyo nagari ngayong ano-ano to. Kaya kahit pagod, tuloy pa rin tayo dito sa pagbibigay natin ng konting kaalaman natin sa mga manggagawa natin. Okay? Sa mga katano natin. Nawala signal, sir, sorry. Nahampas ng pala. Ayan. Nag-away sila. Okay? Nahampas ng pala, nasugatan sa kamay. So, ibig sabihin, nung pag-aaway nila, nagpang-abot sila. So, in that way, so, paghampas ng pala, nasugatan, o temporary, no? Yan ang ano naman. Ano natin, sa investigation mo, it's, sabi nga natin, guys, sa workplace natin, kapag mayroong nag-aaway, it's talagang dismissal talaga ang ano natin yan, kahit saan tayo madali. No, recommendation natin dyan sa safety rules and regulation natin, it's dismissal, katulad ng pagnanakaw yan, almost, okay? It depends sa sa safety rules and regulation nyo. Gagawin mo, Sir Brian, ibibigay mo yung reporting mo sa HR. So, yung HR magdi-decide na i-conduct sa, ano yan, sa, i-discuss sa project manager for that, and then yun yung ano mo, recommendation mo, okay? So, okay naman, idol, nandito na si... si Sir Jake, La Chica. Yes, sir. Nandito si Sir Jake kanina, sir. Medyo, nandito rin si Sir Jake dyan saan natin. So, yan yung inaano natin sa accident. Sir, Brian, gagawa mo siya ng report. So, sa workplace nangyari, i-recommend mo kay project manager, ipapasa nyo kay HR. Kasi dito, ang ano natin, ang rules and regulation natin dito, ewan ko sa house rules nyo, tingnan mo rin yung house rules nyo. Kung ang house rules nyo, dismissal, i-recommend mo for dismissal yung tao. Okay? Pero recommendation lang tayo, sir. Ang gagawin niya, ang pipirma po niyan is the project manager. And then, i-discuss sa HR. Okay? Yan po yung ano natin sa accident incident investigation. And our accident incident investigation, kasi nandun ka sa step na dapat eh. Ano ba yung accidenting nangyari? Okay? Siyempre, yung reoccurrence, sabi natin, it's kaya nga, siyempre, yung kapag may accident incident cases na ganyan, yung control mo yung area. Kasi maraming accident incident, iba't ibang klase ng accident incident cases natin, baka mamaya may secondary na naman yan, may secondary effect na naman yan, nangyari nga ganito, tapos susunod, yung imbis na yung nag-rescue, sila pa yung napahamak. So, i-control nyo muna yung scene. Okay, tapos habang nasa skin control nyo na yung scene, nagbibigay kayo ng first aid na doon sa tao, kinakausap nyo na kung ano ba siya, nakakausap ba siya o hindi na siya nakakausap, niya ba? Ganyan, okay? So, yun yung iaano mo, gagawin mo. So, in that way, habang nagano ka, it's kung pwedeng pina-first aid siya, sabi nga natin, hindi namang, pwede namang i-first aid yan kung saan na-aksidente. Okay, kung kaya namang i-leap at sa clinic natin, mas maganda. Okay, pero habang nagpe-first aid, nagagather ka na ng information. Ano ba yung sa mga witnesses natin, ano ba yung nakita, okay, ano ba yung nangyari. Tapos i-analyze mo yung data mo.
Bakit? Sabi nga natin, ha, sa accident incident investigation, hindi 100% mabubuo mo agad yan ng ganong kadali. So, yung mga witnesses mo, yung mga nakakita, nakarinig, di ba? Nakaamoy, lahat yan, yung physical ano ng katawan natin, yung five senses natin, pwede yan, mga investigation. And then, do sa analyze mo, magano ka ng report, okay? Mapainal ka na ng report, okay? So, kami kasi in may sa company namin, meron kami tinatawag na within 24 hours kapag may accident incident cases, may initial report kami. No? Ano yung initial report? Through text, through Viber, to WhatsApp, isi-set yun para at least alam namin na mayroon kaming initial report sa accident incident. Okay? Yan. Uy, Sir Carlo, musta? Yan, Sir Carlo, no? Musta? Yan. Si Sir Carlo, nandyan yan. Alam ko, Sir, nasa show ka ba ngayon? So yan, Sir Brian, thank you. Yun lang. Konting ano lang, idea lang din yung sa akin, Sir. Ha? Pero kung may mga kilala ka rin na mga ano natin, is pwede mo rin tanong about dun sa accident mo. Basta, Sir Brian, advice lang. Kapag gumagawa ka po ng accident-incident investigation, kailangan meron ka laging recommendation. Yung recommendation is para sa reoccurrence kasi, para ma-remove mo, para alam mo yung follow-up. And then also, kapag nagawa mo yan, maging vigilance ka, ano yun, yung follow-up mo. Follow-up mo lagi sa top management. Alam mo naman ang top management, medyo busy rin, katulad natin yung mga safety. Kaya kailangan maano mo yun, mapangganuhan mo yun, mapaglabanan mo yun. Okay? So, yan yung mga ano natin, okay? Sabi ko, sa step natin sa accident, una, control the scene, gather information, analyze mo, then write report mo. Yan yung sa mga natin. Sabi niya, paano ba yung mga management? Siyempre, secure mo yung area, lagyan mo ng cordon, lagyan mo ng barricade, okay? Pag nalagyan mo, na-secure mo na yung area na pwede, pwede na kayong basta-basta umasok, itreat mo na yung injured, no? Injured person. So, tanongin mo, ano nangyari? Pwede mo naman tanongin. Kung di nakapagsalita, yung mga witnesses. Okay? So, yan. No, tapos, control mo yung remaining hazard. Baka mamaya yung nalaglag yan, may secondary yan, yung aloma, sample ko na, tinutungtungan yan, electrical yan. No, secondary rin po yun. So, i-isolate mo. Ba't mo ba ina-isolate para yung area para yung mga tao, hindi na yung secondary na baka mamaya, alam mo naman sa kahit sa construction site, maraming chismoso-chismosa. No? Baka mamaya, naandyan, ikaw na rin yung mag-isolate niyan para kumbaga hanggang doon na lang sila sa caution tape na 'yon na area na 'yon. Okay, siyempre i-preserve mo yung mga evidence. Ano yung mga evidence niyan katulad ng wiring, electrical wiring, scaffolding, yung mga maliliit lang yung mga kaya mo lang na ano. Okay, yan yung mga ebidensya maliban sa tao. Siyempre yung tao ebidensya na rin niya pero ano natin. Okay? Iba pa. Okay, sabi i-treat mo yung injured mo, okay? So, yung remaining hazard, ano yan? Kailangan mo i-secure yan, okay? Ano pa ba? Sana natin. So, paano ka ba kukuha ng mga source of information sa mga witnesses natin? Okay? Siyempre, ang una mo laging ano dyan, anong oras ba siya na-aksidente, saan ba siya na-aksidente, paano ba siya na-aksidente, di ba? Naging cause na ba ito dati ng aksidente na yan? More or less, ano ba yung idea mo na possibility kung bakit nagkaroon ng causes ng gantong accident? Yan. Di ba? In that way, malalaman natin no, sa social information mo na mabubuo mo. Okay? Siyempre, i-involve mo rin yung environment. Sa environment, siyempre, bakit ba na-accident? Tag-init ba to? Okay? Tag-lamig ba to? O ano natin, di ba? Sample natin, di ba? Yung kay Manoy Eddie, di ba? Yung unang investigation, ano sabi? Inatake dahil daw sa sobrang init. Pero ang totoo, ano, yung may mga tripping hazard na nangyari doon, katulad ng wiring condition nila, it's i-consider mo yun during your accident incident investigation. Di ba? Kaya nga mahirap magbigay agad ng idea kapag may mga aksidente. Bakit? Kasi nga, unang-una, kailangan mo talagang hanapin yung ano, yung buong scenario ng accident-incident investigation mo eh. Ano ba talaga yung dahilan? Di ba? Kaya nga hindi pwedeng magbigay ka agad ng haka-haka. Okay? No, yun yung inaan natin. So, yung mga physical evidence mo, kailangan din yan. Ano ba yung mga sample ng physical evidence mo, katulad ng tools mo, mga materials mo, yan, nandyan yan.
na involved sa accident incident. Isa yung mga sample ng physical evidence natin na sa workplace natin, no? Katulad ng tools, ano ba? Martilyo ba to? Laghari ba to? No? Yung mga barena, equipment niyan. Yan yung mga physical evidence na pwede mong kunin o pwede mong anuhin para doon sa proper investigation mo. In that way, sabi nga natin, mayroon kang ebidensya na kung bakit nakuryente ito kasi may involvement na wire. Okay? Bakit na ano to? It's may involvement na materials. Okay? Siyempre, in your accident incident investigation din, yung mga witnesses, di ba? Yung mga witnesses na inaano natin, ano ba ang ginawa ng witnesses? O ano ba niya nakita? Ano ba yung pangyayari? Yan. During your accident incident. So, sir, tapos ka na ba po ba yung mga ano na yan? Siyempre, kulang pa, no? Sabi ko, kulang pa. Unang-una, hanapin mo yung record ng employees mo. Baka mamaya, kaya na-aksidente yan, it's ano, baka mamaya, may physical ano problema yan. Baka mamaya, ano yung physical na ano yan, yung employees record yan, yung naan natin. Yung physical ano naman natin sa equipment na sa ano natin, physical evidence natin, yung equipment, yung tools, meron ba mga proper inspection tagging yan? Yan. Okay. Yung tao mo, employees record mo, baka mamaya nag-leave yan ng ilang araw para mamahinga, tapos inassign mo naman pala sa gitna ng arawan, it's ano yan, kakasakit lalo. So yan yung mga physical ano mo, ebidensya mo, yung employees record mo, isa. Okay? So ano pa, hanapin natin, punta tayo sa permit. Okay, bakit na aksidente yung tao na yan? May permit ba yan? May permit system ba yan? O baka mamaya, hindi naman pala siya authorized na pumunta doon sa area na to kasi wala siyang permit. Hindi naman pala siya authorized doon sa area na yan kasi wala siyang, ano, hindi siya kasama sa permit o hindi siya nakalist kaya siya na-accidente kasi hindi niya alam yung hazard identified. No? Yan yung mga ano. And then, sinabi nga natin yung record ng employees, baka mamaya, checkin nyo rin, baka mamaya yan yung suki ng aksidente sa inyo. So, yan yung area report mo. Okay? Sa work, ano mo, sa company mo. Okay? So, kapag nag-iimbestiga ka sa mga, ano natin, sa mga tao natin o sa mga witnesses, di ba, medyo focus. Okay? Focus. Pag-iimbestiga, nakatitig sa mata, no? Laging ganyan. Para, at least, hindi naman sa nag-ano, it's para mas naiintindihan niya, hindi yung nag-imbestiga ka, tingin ka dito, tingin ka doon, okay? And then, so, syempre, yung paano mo, hanapin mo yung mga causes ng accident mo sa workplace mo, okay? Sabi nga natin, ito ha, sa accident incident investigation mo, no, lagi mong iisipin yung apat, no? Sa apat ng accident incident investigation mo, may apat laging involvement. Ito lagi ko sinasabi kahit noon pa. Okay? Sa accident incident investigation, we have a accident occur. Okay? Na nangyayari. It's may involvement lagi. Unang-una, it's si people. Pag sinabi mong people, yan yung manggagawa. Ikaw, manggagawa, kapitbahay mo, neighborhood mo, etc. Basta tao. Okay? Na nandyan. Na pwedeng ano. Pangalawa is the equipment or tools, no? For me, di ba, kung bakit may equipment sa workplace mo, sa construction site mo, it's kailangan. Bakit may tools yan, di ba, yung mga tao, it's kailangan, di ba, kailangan, baka yun yung isa sa mga involvement, lahat yan may mga tasks. Ano pa, si materials, di ba, si materials na naandyan, bakit mo inaano, it's kailangan yan, katulad, ano kailangan, sample ng materials, pintura, thinner, semento, tubig, graba, materials yan, na nandyan, kaya nagdulas yan kasi may materials, no? Kaya yan na natapilo kasi may graba, di ba? Kaya yan na bahin kasi may simento, di ba? Yan lahat yan. Yan yung sinasabi natin, accident incident, kaya napuwing yan. It's ano, kasi may simento. Siyempre, last is the environment. No? Sobrang init, sobrang lamig, yan, di ba? Taglagas, okay? In that way, sabi nga natin, yung apat na yan, yung safety factor. No, yung safety factor na maling safety activities ang nangyari sa kanila doon sa workplace nila o ginamit nila sa malaking bagay na pwedeng magkaroon ng isang accident. In that way, paalamin mo, di ba, na kung ano ba ang mangyayari. So, yan. At sabi nga natin, kapag may accident incident isa sa inyo, sir,
gawa ka ng investigation, gawa ka ng work accident incident report, pasa mo sa DOLE. It's yung internal na report, hindi po yung internal na report ang papasa nyo, yung external po. Yan yung requirements ni DOLE. Okay? So guys, yan. Maraming salamat. So ulitin natin kung meron kayong katanungan dito sa safety group, safety officer helping hand, Sir Ryan, o yung mga iba pa, please don't hesitate, no? Na mag-PM lang dito. Sa, i-post nyo dito sa safety officer helping hand group yung knowledge nyo, question nyo, and then yung blah, blah, blah. Okay? Basta safety, basta safety topic. Okay? So, maraming salamat. Kahit medyo inaantok na tayo. Okay? So, sige po. Maraming salamat, safety guys. Ingat-ingat po, no, sa mga trabaho natin. At saka, regarding